Itong podcast na ito ay tungkol kay Sheikh Abdul Qadir Jilani na dakilang santo ng Muslim na mga Arabo at ang kanyang karanasang misteryo sa disyerto. 18 taong gulang na si Abdul at siya ay handa nang pumunta sa siyudad ng Baghdad upang magpatuloy ng kanyang pag-aaral tungkol sa mga matataas na karunungan. Ipinaalam niya sa kanyang ina ang kanyang pakay na siya ay lalayo na upang magpatuloy ng kanyang pag-aaral. Natuwa naman ang kanyang mahal na ina sa sigasig ng kanyang anak na matuto. Malaki ang kanyang pasasalamat sa nakita niyang pagsusumikap ni Abdul na magkaroon ng marangal ng kaalaman at kaisipan. Sa mga panahong iyon, kinakailangan na kung maglakbay ang mga tao na papunta sa ibang lugar ay maglalakad sila sa disyerto. Maliban lamang kung mayroon silang mga alaga at pag-aaring mga hayop na panlakbay gaya ng kamelyo o kabayo. Marami noong mga daang papasok sa loob ng kagubatan sa disyerto na madadaanan ng mga naglalakbay at malimit noon na mayroong nakakasalubong ang mga tao na panganib. Gayunman, ibinigay ng ina ni Abdul ang kanyang bendisyon sa kanyang anak at nagbilin siya, "Mahal kong anak, ako'y matanda na at marahil na itong iyong paglisan ay ito na rin ang huli kong pagkakakita sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang aking malugod na pahintulot at ang aking bendisyon na palaging aantabay sa iyo. Ipagdadasal ko sa dakilang may kapal na pagkakalooban ka ng pananagumpay. Pagpalain ka ng Diyos, mahal kong anak. Ang inyong ama, pagpalain sana ang kanyang kaluluwa, ay nag-iwan sa akin noon nung siya ay namatay ng 80 dinar bilang pamana niya sa atin. Kinuha ko dito ang 40 dinar na ibibigay ko sa iyo at ang kalahati ay ibibigay ko kay Sayid na iyong kapatid." Ipinagpatuloy na sinabi ng ina. At sa gayon, itinahi ng ina iyong 40 dinar sa isang sulok ng damit ni Abdul upang hindi niya na kailangang bitbitin pa ito. Noong nagpaalam na si Abdul, nagbilin ang kanyang ina, "Mahal kong anak, tanggapin mo ang aking habilin at alalain mo lagi ito. Manatili kang tapat at magsasabi ng katotohanan. Ang pakiusap ko lamang ay ang hindi ka kahit kailanman magsasalita ng kasinungalingan." "Mahal na ina," sumagot si Abdul, "ipinapangako ko na lagi kong iisipin at susundin ang inyong habilin," ang sabi niya. Sumabay si Abdul sa isang karaban ng mga maglalakbay sa disyerto. Noong nakarating sila sa lagpas na bahagi ng siyudad ng Hamdaan, pumasok sila sa isang masukal na bahagi ng disyerto. Sinalubong sila ng grupo ng 60 bandido. Ang grupong ito ng mga bandido ay pinamumunuan ng isang kinakatakutan na nilalang, si Ahmad Badawi. Walang nagawa ang konboy ng mga karaban na pangtanggol sa kanilang mga dala-dala. Inagaw ng mga mandarambong ng mga bandido lahat ng mga mamahalin nilang mga kargamento at mga dala-dala na may halaga. Pagkatapos nilang samsamin lahat ng mga kargamentong mahalaga ng karaban, nagtipon-tipon ang mga bandido at naghati-hati sila ng kanilang mga nasamsam. Tahimik na nagmasid si Abdul sa pandarambong ng mga tulisan. Wala ni isa sa mga ito ang pumansin sa kanya dahil sa tingin ang sa kanya ay bata at wala silang mapapala sa kanya. Subalit hindi nagtagal, isa sa kanila ang lumapit kay Abdul at tinanong niya ito kung mayroon bang daladala siyang mahalagang bagay. Hindi nagsinungaling si Abdul at isinagot niya na mayroon siyang 40 dinar. Humagalpak ng tawa ang tulisan na nagtanong. Wari nito ay nagpapasiklab si Abdul at tumawa siyang lumayo mula dito. Ilang sandali ang dumaan, isa na namang tulisan ang lumapit kay Abdul at tinanong niya si Abdul kung mayroon ba siyang daladalang mahalagang bagay. At gaya ng kanyang sagot sa unang tulisan na nagtanong sa kanya, sinabi rin ni Abdul na mayroon siyang 40 dinar. Tumawa at humagikik ang tulisan sa pag-aakala nitong nagyayabang lamang si Abdul. Sa isip ng tulisan
ay katawa-tawang magyabang ang batang pagkalitliit at payatot pa. Noong nagtipon-tipon ng mga bandido, pinagbibiruan at pinagtatawanan nila ang pinagkwento ng dalawang bandido tungkol sa sabi nila na pagyayabang ni Abdul. Noong narinig ng kanilang pinuno ang kwentuhan nila tungkol kay Abdul, ibinili niyang dalhin ng mga bandido ito sa kanya. Noong maiharap si Abdul sa kanya, tinanong ni Ahmed Badawi kung may bagay bang mahalaga na dala si Abdul. At gaya ng sagot niya sa naunang dalawang tulisan na nagtanong sa kanya, hindi nagatubili si Abdul na sumagot. Opo, mayroon akong 40 dinar na dala, sabi niya. Nasaan? Sabihin mo kung saan mo itinago, utos ng bandido. Sinabi ni Abdul kung nasaan ito at para matanto kung nagsasabi nga ito ng totoo, pinunit ng mga bandido ang sulok ng kanyang damit. Doon nakita nila ang malinis na nakatiklop na pera sa halagang 40 dinar na itinahi doon ng ina ni Abdul. Naudlot ang pinuno ng mga bandido at gayon din ang kanyang mga kasama. Nabigyan sila ng isang palaisipan at nag-isip na marahil ay may kakatwang dahilan dahil isang kawalang pag-iisip ang ipagbubunyagan ang isang bagay na tagong-tago na at ni hindi matutuklasan, lalo pa kung ang pagbubunyagan ay mga bandidong siguradong mangunguha noon. Bata, ni walang nakakaalam sa amin mayroon kang pera. Alam mong mga tulisan kami, bakit mo itinuro ang daladala mo? Sa marahas na pagtanong ni Ahmed Badawi, sumagot si Abdul ng magalang at mahinahon at walang bahid na takot. Noon pong umalis ako sa bahay namin at nagpaalam ako sa nanay ko, nangako ako sa aking ina na matanda na naghabilin at nakiusap sa akin na sa kailanman ay hindi ako magsisinungaling. Hindi ko po maaring sirain ang aking pangako sa aking ina, kahit pa panganib sa mga bandido ang dadating sa akin. Hiyang-hiya si Ahmed Badawi sa kanyang narinig. Hindi siya nakainik. Hindi niya namalaya na bumukal ang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng labis na pagkakapahiya sa harap ng bata. Bata, matapat ka sa iyong pangako sa nanay mo. Ako ay nahihiya na aamin na matagal ng panahon na hindi ako naging tapat sa Diyos, sabi ng napahiyang bandido. Tuluyan nang napaluha ang tulisan. Tumayo siya at siya'y lumuhod sa harap ng bata at siya'y namighati sa kanyang pagkakasala. Sa nakita ng mga ibang bandido na ginayak ng kanilang pinuno, lahat sila'y gumaya ring naglumuhod sa harap ng bata. Isinolin nilang lahat ang mga sinamsam at ninakaw nila at ginabayan pa sila papalabas sa kagubatan ng disyerto. Ang diwa ng kwentong ito ay hindi kumupa sa paglakbay ng panahon. Ang aral ay galing sa dakilang guro ng batas at katangiang tuwid na si Sheikh Abdul Qadir Hilani o Sayyid Mujahidin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Siya ay banal na intelektual sa relihiyon ng mga Muslim at siya ay isang mistiko na nabuhay noong 11th century sa Gilani. Ang Gilan ay isang probinsya ng Persya at ang Persya ay kilala na ngayon sa pangalang Iran. Sino si Abd al-Qadir Gilani? Ipinanganak si Abdul Qadir sa siyudad ng Naif sa Gilan noong 1077. Naipanganak siya sa gabing naitakda na pagdiriwang ng panahon ng Ramadan o Ramazan. Ang Ramadan ay siyang pinakasagradong buwan sa mga Muslim. Pang-alaala ito noong ibinigay ng Diyos ng mga Muslim na si Allah ang unang bahagi ng Quran sa kanilang propeta na si Muhammad noong taong 610. Iyong gabing iyon ng pagdiriwang ay tinawag na Laylat al-Qadr, kung kaya ang al-Qadr ay naidagdag sa pangalan ni Abdul Gilani. Ang ama ni Abdul ay pinangalanan ng Sayyid Musa Jangi Dost at ang kanyang ina ay si Ummul Khair Fatima bint al-Sheikh Abdullah Sumi. Pareho ang kanyang mga magulang na galing sa ninuno
ng propetang si Muhammad. Isa sa mga parangal na pangalang na ibigay kay Abdul Jilani ay Bazul Eshep o Kulay Abo na Lawin. May punong dahilan ng pangalang ito sa kanya. Noong si Abdul ay 10 taong gulang, may isang kakatwang pangyayari na naranasan ng kanyang ina na sinabi nito sa kanya. Ang sabi ng ina, "Isang araw, ilang taon nang lumipas, ako'y nagpuntang naglakbay sa disyerto. May isang beduin na isa sa mga naghahalaghag at naggagagala na mga bandido at tulisan sa disyerto. Nakasuot siya ng itim, at kanyang hinahadlangan ang aking dinadaanan. Tinangka niya akong lusuben, at ako'y nagsumigaw at nagpasaklolo. Bigla na lamang may lumitaw na malaking lawin na lumusob dito sa beduin at dinakma niya ito. Hindi binitawan ng lawin ang bandido hanggang sa nakakalas ang bandido at tumakbong papalayo. Pagkatapos noon, sinunggaban ng lawin ang aking talukbong at kasing kisapmata ng kanyang pagdating, siya ring bilis niyang naglaho sa kalangitan. Ako'y nahihiwagaan hanggang ngayon tungkol doon sa mahigawagang lawin." Ngumiti si Abdul sa narinig niyang kwento ng kanyang ina. Lumabas sandali ito sa kwarto ng kanilang tirahan. Noong bumalik siya, may dala-dala na siyang pandong at iniabot niya ito sa kanyang ina. "Mahal na ina, heto ang inyong talukbong. Ako iyong nagpakpak na nilikha na nagpakita noon sa inyo." 18 taong gulang noon si Abdul nung siya'y napunta sa siyudad ng Baghdad upang mag-aral. Pagkatapos niyang mag-aral doon, nagpunta itong namuhay na mag-isa sa disyerto sa Iraq, na natili siya doon ng 25 taon. Inialay niya ang kanyang buhay doon sa disyerto sa malalim na pag-iisip at sa buhay na mapandiwa. Lumayo ito sa anumang bagay na materyal at pisikal at siya'y naglakbay na nangaral. Noong bumalik siya sa Baghdad, buo na ang santong espiritu na nakasanib sa kanya. Noong 12th century, laganap na ang mga kinikilalang milagrong ginawa ni Abdul Qadir Jilani, espiritual na santo ng mga Muslim. Namatay siya sa edad na 87 noong 1166 sa Baghdad sa bayan ng Iraq. Dito nagtatapos ang kwento tungkol kay Poong Abdul Qadir Jilani. Subaybayan ang podcast na Kwento Pilipino sa Tagalog at Ilocano at Antabayanan ang susunod nating kwento sa podcast.